Okay, good morning mga Power Rangers. Nandito tayo ngayon sa Chiba, Japan. Okay. Approaching tayo, mag-aangkoring tayo. Supposed to be magla-live ako pero wala na akong data kaya video na lang muna. Itong side na to, Kawasaki, tapos doon ang Chiba. Yan yung Chiba. Okay, may isang napakagandang venue o napakagandang lugar. May papakita akong napakagandang nagawa ng Japan in terms sa transportation nila. Okay. Ano? Yan yung bridge. Bridge nila, mga ka-Power Rangers. Kung makikita nyo, tunnel yan, tunnel. Yan, kita yan yung bridge. Tapos, bababa dyan, tunnel na yan. Itong tunnel na to, nagkoconnect between ng pagkakalam ko lang ha, Chiba, konektado dun sa Kawasaki. Yan. Tapos, kung makikita nyo yan, yung panel na parang exhaust ng tunnel, labasan ng hangin o pasokan ng hangin para yung circulation ng hangin dun sa loob ng tunnel, okay lang. Okay, mga ka-Power Rangers, anchoring tayo. So, kumpleto kami dito sa bridge. We have the officer on watch, the helmsman, chief engineer, and then of course there's trolley. So papunta dong Anchorage, meron pa tayong 7.5 nautical miles. Within 2 miles makareduce ako ng from sea speed to maneuvering kasi maliit lang naman kami, tsaka yan yung karakter ng barko ko. So 2 miles magre-reduce tayo from sea speed to maneuvering. Ano ba yun? Yun yung dalawang speed ng barko na tinutukoy. Pag sinasabing maneuvering or harbor speed, ito yung paglagay mo ng full ahead, half ahead, slow ahead. Ito yung area or time na kung saan pag nilagay mo sa full ahead, automatic mag-downgrade yung RPM ng engine. Tapos pag nag-half ahead, diretso na. Ang sea speed naman sinasabi, from full ahead, dandahanin mong pa-increasein yung RPM. So, dandahan din siyang umaakyat. Pag reduce naman, from sea speed to maneuvering speed, ganun din siya, hindi sa biglaan. Kasi gradual yung pagbagsak ng RPM. Hindi mabibigla dahil sa load ng engine. Ito yung control lang namin. Ito. At ito yung pinaka-boosting dyan. So, yan ang pinagkaiba ng maneuvering speed at saka sea speed. Okay? So, may dalawang speed na kinoconsider. Pagka open sea na, normally talaga, sea speed ang ginagamit. Kasi medyo maluwag man doon. Pagdating sa mga critical point, nagmamaneuvering. Okay? Depende sa laki ng barko. Sa amin, okay lang dito dahil maliit lang kami. At anytime, I can stop the vessel. From I can reduce the speed from sea speed to maneuvering kaya dito lang. So abangan nyo mamaya paano mag ano naman yung proper procedure kung paano mag-anchor, ano ang dapat tingnan o paano mag-position ng barko at makikita nyo. So mga ka-Power Rangers, ito yung anchorage position natin ha. So una-unang titingnan nyo sa anchorage position nyo is kung ano ang nature ng seabed. O katulad nito ha, mud. Okay, medyo okay yung kapit nito. Mud. So, ako pag nag-aangkla, roll of thumb lang ako. So, 5 times lang ng deep ng water. Hindi dapat ako bababa dyan. Halimbawa, dito kami yung posisyon na to. Okay. 16.8 yung lalim. So, 5 times nyan. So, dapat hindi ako bababa dyan. So, I will plan to drop anchor with the 5 shackles. 5 shackles on the water. So, 1 shackle is equivalent to 27.4 or 27.5 meters. So, i-times 5 nyo na lang. Okay? Kung ilan ang mapipi out na length ng chain. So, 5 shackle ang plano ha. 5 shackle. So, ang seabed natin is mud. Kung kita nyo yung letter M. Kasi ito yung mga deep. Okay? So, napaka-importante. Okay mga ka-Power Rangers, 2.2 na lang tayo. Okay, malapit na tayong mag-change to maneuvering.
So, hand steering engage. Officer on watch engage. Of course, standby na yung mga yung anchor party natin na tinatawag. Ito, puwentuha na lang ha. So, ang karakter kasi ng barko namin is kayang mag slow down o mag-stop ng takbo niya within the almost 2 miles. Okay na yan, sapat na yan, enough na yan. So, 2.0 o 2 miles ako nag change from 6 speed to maneuvering. O makikita nyo yan, lapit na lang, dito na yung anchorage position na natin. So, naka-standby na rin. Okay, 2 miles na ha. So, mag-order na tayo ng maneuvering speed. Okay sir, maneuvering speed. So, naka-maneuvering speed, full ahead na tayo nyan. Okay. Pagkabating ng 1.5, reduce tayo ng apayon. Sandit lang yan. Siguro mga 10 minutes, tapos na tayo mag- anchor depende sa reaction. So una-una yan, may mga naka-anchor din na barko. So kung ano yung posisyon nila, gayahin nyo lang kung may mga barko. Pero kung wala, so kailangan mo tingnan kung saan nakaharap yung hangin, kasi wind seeking yung barko pagka naka-angkla. So depende na lang kung sino yung mas malakas, yung current or yung hangin. Siyempre kung malakas yung current, hindi doon sa susunod sa current, pero pag malakas yung hangin sa susunod. Ano pa ka-importante na i-piston nyo ng maayos bago pwede lang naman mag-anchor kahit nakabalagbag ka dyan eh. Walang problema kasi hanap-hanapin lang din ng barko yan, katagalan yung... So, starboard anchor tayo. Gamit tayo ng starboard anchor. Reduce of swing ng anchor nyo. Kung maalala nyo yung Pythagorean theorem, yun lang yung formula nyan. Plus length ng barko, LOA ng barko. Okay sir, hop ahead. Hop ahead. So yan lang yung formula ng swing reduce. Swing reduce ang tawag dyan. Siyempre huwag kalimutan magpaalam sa BTS area or sa area kung saan kayo mag-angkla para hindi kayo mapenalty. Yung makulong. So, naka-hop ahead na tayo. 1 mile to go. Mag-slow tayo. Ngayon, may kita nyo 1.2 pa. Ayan, o. Ayan, 1.2. Ito. 1.2. Ito pala ang tinatawag nating ikdis. Ikdis. So, ang plan, oh, i-calculate nyo na ha. Oh, isipin nyo, ang plan natin is 5 shackles on the water. Kasi ang lalim na lang ng tubig is 16.8. Yan, 16.8. Tapos, ang length ng barko is 96 meters lang. So, okay, mag-calculate na kayo. 5 shackles on the water, final. So, patawag sa proa. Final natin is 5 shackles in the water. So ano na sila, lapit na yung barko. So wala naman masyadong current, makikita nyo yung GPS natin tsaka yung water log dito ba. So change mo yan sa water log. Ito yung naka-GPS speed, naka-bottom track, ito dapat naka-water log. Yun, almost pareho lang sila, meaning wala masyadong current, no? Right. Yan lang yung isa sa pinakatandaan nyo. Yung paggamit ng bottom track at saka water log. May barko dito, yan, EIS yan, EIS symbol. Symbol. Pabshakul. Starboard 20. Magkasalamat sa.
Right. 107. 107. Slow ahead. Slow ahead. Okay, slow ahead na tayo. 107, sir. Right. 110. 110. Okay. 110, sir. Alright. Lapit na. 5 cables to go na lang, mga Kapal Rangers. At mag-jump na tayo. Dead slow ahead. One zero seven. Hi. 3 cables to go. Stop engine. Stop engine. Let me know if no steering, ha? Okay, 3 cables to go. Okay, walk out anchor 1 meter above the water. Shipmate, sir. Hello. Please walk out. Starboard anchor 1 meter above water. Starboard anchor. Starboard anchor, walk out. Right. Starboard anchor, walk out, sir. Ito, nakabalagbag, oh. Yan. Walang hangin kasi na malakas, eh. Saka dinin malakas yung current, kaya pa baliktad-baliktad. Pero pag naglumakas yung hangin, magsipareho lahat yung harap ng barko na yan. Top cables to go. Top 5 knots na lang tayo. Hard starboard. Hard starboard. There hard starboard na, sir. Right. Dead slow astern. Midship. Midship. Hi. Slow astern. Slow astern. Bangkla na tayo, mga kaparikoy. Itawag mo na tayo. Cap astern. So yan na guys, ha. Almost in position tayo. Present position, Sierra Palma College, over. So kailangan may speed ka ng konti bago maglito ng anchor. Konting astern speed. Slow astern. Slow astern. Oh, makikita nyo to, atras naman to pagka meron ng speed sa poop deck. Eh. Pa astern speed na. Ikot nyo doon. So pag nag-astern yung barko namin dahil 300 propeller sa ang swing ng forward ay sa starboard. Yan na, malapit na. Dead slow. Ay, kita nyo, ha, ito meaning pag pumunta na doon papupa na yun. Okay, 12 na lang tayo. 12 na lang, sir. Let go, anchor. Let go. Shipmate, sir. Let go, anchor. Stop engine. Stop engine. Yun. Yun ang kabuuan ng ating ulat. So, kailangan pag-drop ng anchor, lagyan na anchor watch. Gawin natin tong okay. 14 lang. Start anchor watch. Yung, ito yung
turning natin. Okay, yun lang mga ka-Power Rangers, and we have done the anchorage good, and ang swing radius natin is 0.14 miles or 1 cable, 1.5 cable. Alright, rock and roll. Thank you and bye bye.